Maaga pa lamang, pumila na sa Quezon City Memorial Circle ang mga driver ng Grab at iba pang frontliner. Ito ay para samantalahin ang COVID-19 mass testing na ikinasa ng pamahalaan. Libre ang swab test sa mga frontliner at sagot na ng gobyerno ang gastos. Si Ferdinand Orozco, na isa sa mga Grab driver, mapapanatag na ang kanyang loob na ngayong nakapag-swab test na. Request po ni Grab na kailangan ng swab test. Requirements po para makabalik sa biyahe. Wala po, libre po. Mas kampante ngayon. Sana okay ang result. Pantayin po muna namin ang result bago makalabas ulit. Sana. Sir, first time mong magpa-swab? Opo ma'am. Bakit kayo nagpa-swab? Para masigur po na hindi po affected sa virus. Wala po akong hindi pa kasama. Meron lang po nag-inform sa amin ma'am na kasamahan po na ganito po na may libre po. Medyo okay lang naman po ma'am. Wala naman po ano. Para kailangan ko po magpa-swab para ma-share po yung sa po namin na hindi pa kami positive ng virus. Maging ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Metro Manila Development Authority, sinamantala rin ang libreng COVID test. Medyo busy. So ngayon lang nagkaroon ng time. Then lahat kasi ng personnel namin ngayon is nire-require na magpa-swab. In-inform kami ng aming coordinator ma'am. Sa ngayon ma'am, medyo siyempre, yung apprehension natin, not unless na may meron na yung result, and hopefully it will be negative sana. Yung advice kasi kanina ni dun sa press conference, ma'am, no need for as long na mag-face shield and face mask. Abang inaantay yung result. Ay, as much as possible, ma'am, hindi na kami lumalabas sa bahay. Kung hindi naman kailangan, then kung hindi talaga maiwasan na lumabas, mag-wear ng face mask and yung face shield. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, 60,000 na Grab driver ang target na isa lang sa COVID test. Dati-rati po, ang mga pupwede lang na i-swab test ay yung mga symptomatic o yung merong contact sa mga symptomatic. Ngayon po, kasama na ang lahat ng frontliners at meron nga po tayong 60,000 na Grab drivers na inuna dito po ngayon sa Quezon Memorial Circle. Pero lahat po ng chuper, lahat po ng mga medical workers at lahat po ng nais na gustong magka-test, kung kakayanin ay bibigyan na po natin ng test. Simula lang po ito, step by step. Pero mabuting balita po, since nandyan na yung ating 10 million na testing kits at mayroon pang mga pool testing na gagawin tayo, mapapadami na po talaga natin ang numbers ng ating testing. I will not be surprised kung hindi lang kalahati, kundi 3/4 na buong Pilipinas ay kaya na nating ma-test. No? At syempre, importante na kapag na-test na natin sila, ihihiwalay natin sila sa populasyon, i-isolate, at papaintingin din natin yung ating tracing. No? So talaga pong it is not business as usual. At ito po, hindi natin talaga akalain mangyayari ng mga panahon na iisa lang ang ating testing center. No? Pero ngayon, meron na tayong mahigit sa 90 testing centers. Kaya na po natin i-test ang lahat na kinakailangan i-test. Ayon kay Roque, malapit na rin ikasa ang mass testing sa mga ordinaryong mamamayan nang hindi na pumupunta sa mga mass testing sites sa halip ay sa kani-kanilang tahanan na lamang. Alam niyo po ngayon mga ordinaryong mamamayan, darating na po tayo sa punto na hindi na nga kayo pupunta rito. Abangan niyo po ang mangyayari sa mga susunod na linggo at makikita niyo po, miski hindi na kayo umalis sa inyong mga lugar na tinitirhan, darating at darating po ang gobyerno. Sa pinakahuling talaan ng Department of Health, mahigit sa 85,000 katao na ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19, kung saan 1,962 ang bilang ng mga nasawi at 27,000 naman ang nakarecover. Chona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.